po, nagpapasalamat po talaga ako nandito po kayo. Nag-send po kayo ng pamasahe para lang po makita kami niya. Oh my God, thank you. Yeah. Okay, first reaction, nung in-announce yung pangalan ng bawat isa sa inyo, na pasok sa Team Big Four. Tan, let's start with you. Ayun po, kasi ano, nung pagbukas ko po ng pinto, kasi galing po nun sa activity area po, sobrang surprise po kasi nandun po yung platform. Kaya tuwang-tuwa po ako nung ano po, nakita mo yung platform. Tsaka parang yung pagod ko po nun nawala kasi ayun, alam ko pong mabababilang na po ako sa Big Four nun kasi nakita ko po yung big platform po. Yan. Ito yung nakalaban mo si Lance, no? Na yes, one-on-one. Po. Yes po. Okay. How about you, Batid? Ako po, yung feeling po, sir, na yung i-announce po ni Kuya na after ko po manalo po sa big jump, in-announce niya po sa akin na kauna-una akong Big Four. Correct, siyempre correct. Po, sobrang sarap sa feeling po sapagkat yung pangarap ko po, ang goal ko po sa bahay is naabot ko na po, yun nga po, which is makakabilang po sa Big Four, kaya sobrang sarap po sa pakiramdam po. Ito yung binabalance niyo yung word yes puzzle, po. Diba? Pangarap. Laging nilaman po. Correct. Yun, ang hirap nun. Yes po. Talagang kailangan po doon yung concentration po, tsaka yung, yun po, concentration lang, tsaka focus po talaga. Ashley? My reaction when Ate Tony called my name out for the, because I made a Big Four, was very unexpected. I really didn't expect at all I would even place in the Big Four because, yes, it was like, it almost seemed impossible because of like my other housemates also they have good quality traits. So I'm like, oh, why would I be part of Big Four? So I'm super grateful for like the supporters that followed me through my journey and that I wouldn't be here in Big Four without them. Yan? Yung reaction ko po noon, halong saya tsaka lungkot kasi po dalawa na lang po kami natira noon ni Ate Angela. Si Ate Angela po yung pinaka-malapit ko rin kaibigan. So, syempre, malungkot din po kasi lalabas po siya. So, yung masaya din po kasi may pag-asa na, na marating po yung purpose ko po talaga dun sa loob ng bahay ni Kuya. Yun po yung maging Big Four. Kaya, yun po, nung nag-ginawa ko po talaga, nag-umiga po ako dun sa lapag po talaga. Wala po po. Congratulations! Okay, simulan na natin ang question and answer. At ang unang magtatanong ay si Tita Julie Bonifacio from PEP. Good afternoon and congrats! Thank you! Tanong ko lang kung nasabi ba sa inyo, what will happen to you habang hinihintay pa yung susunod na... Di ba may isa pa? May announcement pa. Susunod pa. So, for the meantime, ano ang gagawin ninyo? May mga plans na ba? Pero, or, I think taga-PBB ang dapat sumagot. Let's ask Sir Marcos or Miss Cynthia Jordan. This thing kasi na dahil they are still in competition, hindi sila pwedeng maghiwa-hiwalay. Just like what happened to the first two batches. So, whatever guestings or whatever engagements that they will have, pwede naman po yun eh. Pero they should be seen as a team, as a group. So, it's okay for them to have guestings and mall shows, pero magkakasama mo na po sila. Margaret, ito na dyan na rin po. Yes, ma'am. May question din po ako kasi kanina pa yung isa. Ano po mangyayari kapag nakuha na yung 16 winners, parang 4 per batch po, di ba, mawala? There's, Marcos, am I at liberty to say things? Sorry po. Basta there will be a merge. Begin. Yeah, we explained naman na start pa lang ng season na all 4 batches will merge sa dulo. So, at kung ano yung mechanics nun, yun yung aabangan pa. But definitely, sila yes. Magsasama-sama sila. And then, there will only be one winner then, ganon. Yes. The ultimate big winner. So, yung ultimate but big winner. But every batch will have a batch winner. So, hindi mangyayari sa harong nasa loob sila ng bahay? Or they announce din after the... We will announce before they enter kung sino yung batch winners nila. And then, secret na yung mangyayari after yes. Dadaanin din sa text. Yes, yeah, actually yung batch winner determined na siya nung last na putohan nila. So di ba may tinago kami sa Golden Ball. Actually yun na yung resulta nun. So kada batch may batch winner na. Kailan na naabot si yung batch winner. Pero
we will reveal it by so back summer. To zero ang points kumbaga. Pagpasok nila, yes. Hindi ibig sabihin na among the four winners ng bawat batch, dun din mamimili or dun din manggagaling yung ultimate winner. Hindi. So, start from zero. Mm-hmm. So, how does it? Anong feeling nyo na? Ay, thank you po, sir. Hearing yung sinabi ni Sir Marcos na pag after this pala, you still have to compete for the other 12 members. Another contest ito, ganun. Okay? Yes po. Ayun po, sa iniisip ko ngayon, parang nagiging excited na naman po akong, parang ilabat po yung big winner po, yun po. Kasi, ayun nga po, sabi po ni Sir Marcos, papasok na naman po kami ulit sa bahay ni Kuya para ilalaban po yung big one. Yes po. Ayun. Sobrang masaya din po kasi nandito po sa may lalaban ko po yung big one. Batid? Siyempre po, sobrang sarap sa pakiramdam kasi po, papasok na po ulit kami at mapapakita po namin ulit yung kakayahan po namin na yung maiprove po namin na yung position po namin dito sa Big Four is karapat-dapat po talaga kami. So, isang opportunity po again yung pagpasok namin sa bahay ni Kuya para nga po ipakita talaga yung kung ano yung kaya namin gawin na Big Four. At yun po, mag-set na rin po kami ng another goal para po maging ultimate big winner po. Yun po yung para sa akin. Ash? Syempre naman, I'm super happy that I get to go back into Kuya's house because I already miss Kuya's house. And also, it's another opportunity, like what Kuya Bat said, that since we're Big Four, we have to prove our spot as Big Four and what we can do as a Big Four and how we can prove to them that we can become ultimate winner as well. So I'm always up for the challenge. Yeah. Ako po, kumbaga, inisip ko po ngayon, syempre nag-overthink po ako kung ano po yung mga mangyayari sa akin. Pero at the same time po, ini-enjoy ko po na nasa outside world pa po kami. Tapos, syempre hindi pa rin po doon mawawala kung ano po mangyayari kapag kung sasahan man bumalik kami ulit sa bahay ni Kuya. So, ang naisip ko lang, nagagawin ko, kung ano po ako pumasok talaga from the, ito yung sa third batch na yung personality ko po eh, ganun. Ganun din po ako, kumbaga papasok sa bahay po ulit ni Kuya at kumbaga kung may mga task man ako na medyo parang may nagawan ko ng medyo hindi maganda, kumbaga yun lang po yung parang gusto kong baguhin at yun yung goal ko na sana kung sakasakali man na bumalik ako ulit sa bahay ni Kuya, mas magiging marami na yung ma-inspire ko na mga fans or mga taong naniniwala at sumusuporta po sa akin. Okay. Ask ko now, why do you think you deserve to win like the big winner? Ano sa tingin mo yung katangian mo para tanghaling big winner? Tan? Para sa akin po, yung katangian ko po na dapat tanghalin na big winner is ayun nga po, katulad po nung sinabi ko dati na sa bawat laban po na darating sa akin, hindi po talaga ako susuko. Kaya ayun, kapag nakapasok na po ako sa bahay ni Kuya ulit, ipaglalaban ko po yun hanggang dulo. Yun po. Batid? Ako naman po, siguro po yung katangian ko po that kung bakit po deserving dito sa pwesto ko. Siguro po kasi sa loob ng bahay, ipinakita ko po yung ano po yung mga kayahan ko at kung sino po yung totoong ako na thank God po na nagustuhan po ng mga kasama kong housemates sapagkat yun din po, blessed din po ako nun kasi never po ako na-nominate at para sa akin, isang advantage po para sa akin yun sapagkat parang positive po sa akin na review po para sa akin yun at saka yun din po, at saka pagharap po rin po sa mga hamon at saka yung hirap po na dinaras ko po sa big jump at saka sa iba pang mga individual task at saka sa mga weekly task din po, siguro po, kaya yun po, that's why I deserve po sa pwesto ko siguro po para sa akin. Sorry, what was the question again? English. What do you think is your accent? What's your call? to win the title as big winner. Tyra. Yes. Big winner. The ultimate winner. I feel like I'm deserving because through my journey in the PBB house,
I've shown selflessness through my sacrifices that I did in the house. I've shown maturity through the actions and decisions that I made in the house. And my strength in my faith in God. So I always rely on Him. On whatever happens to me, I'm super grateful and I'm still proud of myself. Either way, win or lose, I'm still growing as a person. And I feel like I deserve to be big winner, because to myself, I feel like I have the biggest character development in myself, because I grew so much from what I was then to now. And Yen? Actually po, sa akin lang po, hindi lang po sa sinasabi kong deserving ako, kundi lahat naman po talaga na napili before, lahat deserving, kaya nga po nandun sila sa position yan. Pero yung programa po talaga eh, may mapipili po talaga ang isa na kung saan siya po talaga yung tatanghanin na big winner. Para po sa akin, gagawin ko po talaga yung lahat para kumbaga makuha yung panalo na yun, yung pwesto na yun na kung saan. Yun po yung purpose ko kung saan kaya nga po ako nag-audition, kasi po doon po talaga sa gano'n na maging big winner. Pero hindi pa rin po yung pagkakaila na lahat po kami, kumbaga lahat po nandito para po talaga lumaban at nag-aagawan din kami na yung pwesto na yun. So kung sa akin rin, kung ano man po yung maging resulta, andun pa rin po yung acceptance ko at saka yung, syempre, thankful pa rin po ako kasi nakatungtong po ako sa ganong paraan po, like nakapasok po ako like, ng TV. Daisy? Or after nyo makasama in a project or a movie? Let's start with you, Yen. Ako siguro po, kung magkakaroon na po ako ng chance na umarte sa industriya, siguro po si ate Maha po. Kasi bukod po sa nakikita ko po sa kanya yung parang fighting spirit na rin po sa buhay niya. Tapos, may ano din po siya, nakikita ko po na yung personalidad niya rin po, eh, kumbaga, simpleng babae na kung saan may ganda na matalino, ganun. Parang inahangaan ko rin po siya. Kaya ito, gusto ko po siyang someday, gusto ko po siyang makatrabaho. Sa lalaki. Sa lalaki naman. Siguro, sa lalaki po, pwede po ba sa mga housemates? Pwede. Siguro po si Sho. Kasi po, si Sho po, gusto ko po siyang someday magkatrabaho po kami, kasi bukod sa napakisamahan ko na po siya inside of the house, kumbaga alam ko na po kung paano, kumbaga gamay ko na rin po kung paano po siya ulit pakisamahan sa ganung trabaho po. Pinapasabi ni Sho, domo arigato gozaimasu. Ash? For me, an actress, I would like, if given the opportunity to act with them, I would pick Francine Mo from Kadalang Ginto. Because I really admire her because of her simplicity and how humble she is. Mm-hmm. And the way she performs her, the way she brings out her acting skills, it's really simple and it's really, it's not too much or it's not too less, but it's just sakto lang po. How about the voice? Yeah, any showbiz crush? James Reed po. James Reed. Yes, yeah, super po. Good choice. Good choice. Reaction a good choice. Nagot ka sa mga. Ay, sa actor po siguro, ay si Mr. Piero Pascual po. Kasi po, talagang sa mga movies niya po, lalo na po sa may mga part po na sa movie niya sa, ay, show niya sa MMK po, yun po talaga tumatak po sa akin yung nagka-strong po siya na teacher. Parang ang galing-galing niya po kumarte pagdating sa mga ganong bagay po, sa mga drama po. Kaya gusto ko rin pong makatrabaho po, kung bibigyan po ako ng oportunidad, yun po si Mr. Piero Pascual. Sa actress naman po, siguro po si... Saan po ba pwede? Kahit housemate. Housemate po siguro si Sheena po. Kasi po, yun nga po, nakapartner ko po siya sa budget at yun ko po sa mga
No po, yung mga tinuro, yung mga turo ko sa amin, sa mga... Yung schooling-schooling po ba sa mga modern match, may question and answer. Parang kaming dalawa po is kamay na kamay po namin yung pa... Talagang binigay po namin yung puso namin sa pag... Binigyan po kami ng isang tag. Kaming dalawa, yun nga rin po, isa rin po yung sa pagkokoryo. Yun po, si Sheena po. Ever. Sheena, ang hashtag mo ngayon sa iyo. Pinasok na na ibang... Para sa akin naman po, talagang lahat ng kanta ni Sara. Mabibigyan po ng chance na ano, pumili po ng makasama na, sa pelikula na ito. Sila na po, si James Richardson Ligid po. Kasi ano, kasi ayun nga po, si, ano, parang kasi mahilig po akong manood po ng mga love team nila. Kaya gusto ko po silang makasama. Siyempre, hindi na namin tatanong kung sino gusto mong makapareha. Sa actress naman po, si ano po, Adelaide at si Ate Nadine po. Sa bahay ni Kuya? Sa bahay ni Kuya po, Katabi mo na yun, ha? Ayun po, si Ashley po. Kasi, alam po. Kasi ngayon po, parang mas nakikilala na po namin yung isa't isa. Tsaka, ayun din po, parang... Mas nagka-action doon na po kami sa mga bagay-bagay. Tsaka, nakita namin yung following ninyo. Grabe yung hashtag. Diba? Galing? Okay, ang susunod na... Ikaw yung pinipili na maging big winner, batch big winner. Siyempre po, yung sa side ko po, kung sinasabi po nila na ako nga po, is siyempre po, masarap sa pakiramdam at natutuwa din po sa kanila sapagkat yun po yung nakikita nila sa akin sa tagal-tagal po naming samahan. Naalo sila po, para sa kanila ako daw po yung batch winner. At syempre po, parang, ang tawag nito? Parang, yun po, parang pabor po sa akin yun. Kasi nga po, sila po yung nakasama ko sa loob ng bahay. At natutuwa po ako sapagkat yun po yung naging reviews po nila sa akin. Yung karapat-dapat nga po maging big four. Siguro po, then, dahil sa pinakita ko sa loob, na nakita din nila, na katangian ko. Kaya po siguro nila sabi yun. Kaya sobrang sarap po sa pakiramdam. Kasi po, may time din po na pumapasok sa sitwasyon ko na what if pag na-nominate itong si Batin, ano kayong lalabas? Di ba po? Parang yun po yung ano po eh, yung nagiging sitwasyon ko po. Parang ano din po yun sa akin, parang dahil po na hindi ako na-nominate, parang pagdating sa mga supporters, parang di po na subukan po yung mga sumuporta sa akin. Parang ganun po. Kaya mabuti na rin po na talagang di ako na-nominate. Congrats. Ashley, ang gustong-gusto mo sa kanya. And ganun din Ashley. Ayun po, yung ano, mga qualities po na gusto po kay Ashley is, ayun po, ano, malambing po siya, sweet siya, ayun, parang, ano, minsan po, caring din po si Ashley po, yun po. How about you? The qualities I see in Tak po, he's very family-oriented po. He will do a lot of, he will do everything for his family, and he's so, like, super positive. He spreads positivity all over the house, even if it's a loss for all the housemates, it's still, it's okay. Okay, Nala, like, love, it's okay. Bawe next time, like that. And also, he's very masipag po. Caring and masipag po. And for you, ano niya? Yan, hindi ka ba na ano? Kasi nung may isang task or challenge kayo with Shoichi, magka-partner kayo na hindi makasagot si Shoichi. Hindi ka ba nung na-dismaya kay Shoichi that time? Anong, actually, alam ko kung dun po yan sa pageants. Anong, ano na po yun, nung mga araw na po yun, kumbaga para sa akin, hindi po ako na-dismaya. Siguro, before po nung sagot sa question and answer ngayon, siguro po, amin ko pong medyo nagkaroon po kami ng misunderstanding. Yung sa practice pa lang po. Pero nung sa pagdating po sa question and answer, parang, kumbaga wala po yun sa akin kasi alam ko kung ginawa po yung lahat ni Sho para po makasagot. Kasi alam ko, naiintindihan po namin siya na, kumbaga, alam ko po kung ano po yung language niya po.
pinipilit niya po talaga yung sarili niya matuto sa mga sa lingwahe din po na mga pin